Okay, ito yung ano, pang-apat. Pang-apat nga ba ito? 1, 2, 3. Hindi ko na matandaan. Ah, di bale. Ito yung supposed to be, i-discuss ko sa'yo after ma-discuss ko yung mga reaction doon sa mga memes na pinorward mo. Kaya lang nag-forward ka uli ng ano ng forward ka nito. Okay, Max Lucado sabi yung Brother Soul, the Lord Jesus. Ante, gamit niya, gawin natin dramatic kasi ano eh. Religiously speaking, parang Brother Soul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Quotation sa Acts 9:17 ni, sino yan? Nathan the prophet ba yan? Apostle ba ito? Tinan natin. Acts 9:17. Acts 9:17. Ananias. Ananias the believer. Ito, hindi ito yung high priest na kakapangalan lang ng high priest. So si Ananias ay pumunta kay Paul. At ang sabi sa kanya, the Lord Jesus that appeared unto thee in a way as thou camest hath sent me, that thou, okay, si Ananias, Brother Soul, yan, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. So ito muna yung i-discuss ko kasi gusto ko mag-drive muna habang i-discuss. Tsaka kakagising ko lang, ano oras na? Mag-alas 3 ng hapon. Mahaba-haba rin pala yung tulog. 3 hours. So, occasion yun dun sa ano, sa life ni... Orintok chasong ijinwe, kasi orintokro nagaseyo. Ni Paul, kung saan? After na... Orintokro nagaseyo. Mablind, mabulag siya dun sa encounter niya sa ating Panginoon. Dapat reduce natin sa support ni... Patas. Forty pilates. Otherwise, tataob yun pa. So nabulag si ano, nabulag si Paul dun sa ano, sa liwanag na sumilaw sa kanya. So nagpahati siya dun sa kanyang tinitiran ngayon, and then pinadala ng Panginoon si ano, si Ananias, para dalawang purpose ng ano, ng pagbisita ni Ananias kay Paul. Una, bigyan, ibalik sa kanya yung kanyang physical sight. At pagkatapos, buksan yung kanyang spiritual sight. So, di ba sinabi ni, ano, ni Ananias sa kanya na the Lord Jesus had sent him. Kaya tinatin, before they came ba, ang sabi niya? That appeared unto thee in the way as thou camest. Okay. So alam ni ano? Alam ni Ananias yung nangyari kay Saul pa siya rito.
So receive the sight physically and receive his sight spiritually. Ito yung sa salvation. The only way kasi na mapifil si ano si si Paul ng ano ng Holy Spirit is for him to be saved, makilala niyang ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas din. So yun ang nangyari, na ano siya. Kaya lang itong kay ano kay Max Lucado, tingnan natin ang ano no. Kasi dahil kinat yung ano kinat yung verse, siningit niya yung kanyang ano, kanyang idea. Sabi niya rito, don't give up on your soul. God never sent you where he hasn't already been. So he nagpi-play siya sa ano sa word, don't give up on your soul, kaluluwa mo, and at the same time yung Saulo na nasa iyo, ito yung sinasabing matigas ang ulo ay sumunod sa Diyos. Dahil God never sent you where he hasn't already been. Kasi hindi ka daw padadala ng Diyos kung saan ay napadana siya. So, kung titingnan natin to doon sa istorya kay Saul, si Saul ay bulag. Has the Lord been blind? So, hindi, no? Hindi naranasan ng Diyos ang maging bulag. Lagi siyang bukas ang kanyang mata. Hindi siya nagkakasala. Nakatuon siya palagi sa Panginoon. So, kung hindi niya nilagay itong God never sent you where he hasn't already been, okay yung ano, okay yung kanyang message na wag tayong sumuko kahit na ano, matigas ang ating ulo. Unfortunately, ang matigas ang ulo talaga, hindi sila sumusuko sa katigasan ng kanilang ulo, kaya they are broken beyond healing do sa ating previous na ano na discuss. So God never sent you where he hasn't already been is definitely questionable. Blinding aside, huwag lang sa pagkabulag. Kung titingnan natin to sa ano sa point of view ng obedience, kung gawin nating obedience ang magiging topic nito, then this will be true. God has always been obedient, and yun ang gusto niyang gawin sa atin. So ang pagiging obedient ay napatunayan ng Diyos na maganda, kaya gusto niyang yun ang ating sundan. Pero ang ano pagdating dito kay Saul, no? So isipin natin, ito at the time nito kay Saul, salbahe siya. Pumapatay siya ng mga Christian. Pero bakit pinili pa rin siya ng Diyos? Anong dahilan? Dahil ba nagustuhan niya lang siya? Paano yung mga ibang mga salbahe, mga mamamatay tao din? Bakit hindi sila pinili ng Diyos? Bakit si Saul pinili? So pagdating sa ganitong mga question, hindi natin ano, wala tayong talino para sabihin na, kasi ganun, wala. Pwede lang nating tingnan, i-infer doon sa mga, sa life ni Saul, kung bakit siya pinili ng Diyos. So, ano ba ang alam natin kay, ano, kay Saul? First of all, si Saul ay parisi. Saka hindi siya ano, hindi siya basta-basta parisi. So during his time, estudyante siya ni Gamaliel, ano. Chine ko na si Gamaliel. Ito sa Wikipedia, ano. Sinulat ng wiki tungkol sa kanya. Pero itong si Gamaliel, isa siyang ano, makikita mo yung ano niya, yung kanyang
relation kay Paul pagka ano, binasa mo yung ano, yung tungkol sa ano, sa life ni Gamaliel. Asan na ba yun? Ay, unique kasi si ano, si Gamaliel pagdating sa ano, sa pagiging isang Pharisee, pagiging isang ano, no, ang Sanhedrin. Ang Sanhedrin kasi ito yung ruling class sa ano, sa ruling class sa tawag dito, ruling class sa Israel yung time ng ano, ng mga apostles. So doon sa Acts 5:34, ito yung ano, dito siya ano, dito ko siya unang nakita. Ang ko lang sa ibang book ano, nasa siya Acts 5:24. Sandali ah. Ano ba sinabi niya ito? 5:34. Okay, sa 5:34, ito yung kanya, yung dinepensahan niya ang ano, ang mga Kristiyano, pero in a way na hindi ano, hindi masisira ang kanyang pagiging ano, pagiging Sanhedrin, pagiging judge, o parang pagiging prince. So, hinuli yung mga ano, yung mga Israel, gusto lang i-execute, pero sabi niya, huwag. Sa verse 33, no? They want to slay them. Gusto niyang ipatay yung mga nahuli nila na ano, ng mga Diyos. Pero sabi ni Gamaliel, huwag. So pinaalala niya yung nangyari dun sa mga sumikat na ano, sumikat na mga religious leader at that time, o actually mga silots. So itong mga to, lumabas yan, si Teudas. Tapos sino pa? Yung tukayo niya, si Judas of Galilee. Marami siyang follower. Kaya lang, noong namatay sila, pagka na, noong napatay sila, slain, yung mga, kahit gaano karami yung sumunod sa kanila, wala rin, nagtakbuhan din, nawala din. Pero unique sabi niya itong kay, ano eh, kay Jesus, sabi niya, itong mga to, namatay na yung leader nila. Namatay na yung mga, namatay na si Jesus. Ngayon, kung ito ay ano lang, katulad nung kay kina Teudas, kina Judas of Galilee, ito ay gawain ng tao. Ngayong patay na si Jesus, ano yung madi-disperse lang yan? Sabi niya, and now I say unto you, refrain from this man. Let them alone. For if this counsel of, or this work be of men, it will come to naught. Mawawalang ano yan. Mawawalang saysay. But if it be of God, ye cannot overthrow it, lest ye be found even to fight against God. No, sabi niya, no, huwag yung papatayin. Kasi kung sa tao yan, ngayon patay na si Jesus, mawawala yan eh. Pero kung patay na si Jesus at yan ay nanatili, baka na ang Diyos na yung kalaban ninyo niyan. Hindi nyo kayang talunin ng Diyos. So coming from an enemy, kaya yung itong ano niya to, yung itong kanyang salitan to, ang daming mga kuro-kuring lumabas na siguro secret, ang rin siya secret, believer tulad ni sino yung nakausap ng Diyos ano, sa John 3, yung who came, the leader who came to him by night. Oops, hindi, actually nakalimutan ko, mahina talaga ang si Nico. So si Nick, nung pumunta si Nick doon sa kanya. So ito si Gamaliel na nagturo kay ano, kay, kasi sabi ni ano no, nung nahuli si ano, si
So, si Paul, nung Paul na siya, sinabi niya na, na kahit pinakananganak siya sa Tarsus, binalik pa rin siya sa Jerusalem at nag-aral siya sa paan ni, ano, ni Gamaliel. So, si Gamaliel ay apo yata ito ni Hillel. So, sikat din na, ano, matalinong tao din to. And then, ang merong writing tungkol kay Gamaliel na meron siyang estudyante na hindi ko alam kung ba ang term is makulit o masyadong magaling. And then, ang sabi lang, tinutukoy daw nito, although hindi siya named, ay si, ano, si Saul na naging Paul. Ganun kasi ang mga Jew, no? Pag meron silang kalaban, ayaw nilang i-mention ang name. Pero kung dahil importante ito kay Gamaliel, i-mention nila na may estudyante si Gamaliel. Pero hindi nila sasabihin yung name nung, ano, nung this particular student na napakahusay. Kasi na-lost nila sa other side. True man spare dun sa kalaban nila. So ito si, ano, si Saul. Yung soul ni Lucado, yung kanyang keynote dito, na naging Paul. So siya yung naging Paul, napili siya ng ano ng Diyos kasi nataniman siya ng ano nataniman siya ng ano ng idea ni Gamaliel patungkol doon sa ating Panginoon. So ang attitude ngayon ni ano ni Saul o nga, anong attitude ni Saul? Bakit niya pinagpapatay ang mga Diyo? Ah, okay. Kasi nga, ano, yung sa sa propaganda na lumabas laban kay sa ating Panginoong Yesus, na siya ay hindi Diyos, tao lang siya. And at the same time, nagtuturo siya na huwag sumunod sa, ano, sa utos ng Diyos. Pero ang tinutukoy na utos ng Diyos dito, hindi yung written law, kundi yung oral law nila na natutunan nila yung mga rabbinical Jews. Hindi yung written law na tinuturo ni Christ, na natutunan naman ni Christ doon sa kanyang Ama sa langit. Yung nagturo, yung nagbigay sa kanya ng ano, ng salita na ito. Pero si ano si Saul, meron siyang magandang pundasyon kasi nataniman na siya at ang kulang nalang sa kanya ay makilala niya kung sino yung kung na makilala niya na totoo ang sinasabi ng kanyang teacher na si Gamaliel na ang gawain ni Jesus ay gawain ng Diyos at hindi niya ito kahit anong gawing isipan ang gawin niya para siyang sumisipa sa ano sa tusok, sinisipan niya yung tusok. So siya ang nasasaktan, hindi yung tusok ng kanyang sinisipa. So yan ang sa tingin ko kung bakit ano, kung bakit pinili ng Diyos ang si Saul. Not because ay gusto ko to, yung parang pinalalabas ng mga sa mga Calvinist kasi pinili siya kaya wala siyang choice, inappoint siya. Hindi, nakita ng Diyos sa kanya yung kanyang ano, yung kanyang sinseridad dun sa aral ng kanyang na-receive niya kay Gamaliel. Yung natuto niya kay Gamaliel na ang gawain na kanilang kanyang sinisira, kung ito ay gawain ng tao, masisira to. Pero kung ito hindi gawain ng Diyos, hindi ito masisira. So, sakay kay Saul, hindi siya sa akin lang to, no, hindi siya nag-agree dun sa sinabi ni Gamaliel. Kaya sinisira niya ngayon itong, ano, itong pretentious na teaching ng ating Panginoon. Then, but he is wrong. So, napatunay niya when he encountered the living Christ, supposed to be dead, pero buhay pala. And then he got blind. Nabulag siya doon sa glory na kanya nakita. So, meron pa akong naisip na isa pang tao rin na ganito na pinili, no? Sinasabi nga nila na si ano, si Moses, di ba? Bakit napili si Moses? Pinili siya ng Panginoon dahil mahal siya, mahal ang Panginoon ang Israel, gusto niya maligtas ang Israel. And then among the people, among sa mga na tao doon sa ano sa lipi ng mga Israel, namumukod-tangi si ano si Moses kasi meron siyang leadership capability tulad ni Saul at nandoon siya sa position na siya ay natuto. Nalaman niya kung galing siya sa ano sa side ng Egypt na educate siya bilang isang Egyptian, bilang isang prince, bilang isang future pero kahit na doon siya na ano, nalagay siya sa ganong privileged situation dahil alam niya na siya ay anak ng Hebrew, hindi niya
pinili, ni-reject niya yun. Pinili niya pa rin yung side ng Diyos. Kaya siya, kaya nung makita ng Diyos na siya, hinug na siya, pwede na siyang pitasin, hinayaan siyang gumawa ng ano, ng isang, sa isang, tawag nito, isang, sa mata natin yan, mali, dahil pumatay siya ng tao, pero sa mata ng Diyos ay ginamit niya yung kanyang pagiging killer noong tao na nagpe-persecute ng kanyang kadugo para siya mapaalis ngayon doon sa ano, sa life of privilege at mamuhay siya sa life ng sabi natin ng paghihirap. Pero actually sa akin lang ano, yung next 40 years ng life niya hindi paghihirap kasi yung time nakapiling niya yung kanyang asawa. Yung time na meron siyang na nabuong kanyang mga pamilya, karoon siyang anak. Masaya siyang tatrabaho, wala siyang sakit ng ulo. Well, hindi niya kadil yung mga Egyptian na makukulit na gustong makipaglaban, mag-slave, at hindi rin niya kasama yung mga Hebrews na ano, na kahit tinulungan na niya, ipinagkanulo pa siya. So, hindi rin maganda yun. Pero ang ganda ng situation, hindi siya naghihirap kasi family life eh. The best life. Kaya nung binalikan siya ng Panginoon, sabi na okay na yung studies mo, pwede ka na mag-lead. Ayaw niya. Ang dinahilan niya, hindi siya marunong magsalita. Nag-stammer ako. So, minsan nag-iisip ko, paano siya mag-stammer? Dahil ang kausap niya lang palagi ay yung mga tupa? O dahil ayaw niya talagang bumalik at mag-lead? Sa akin palagi ko, ayaw niya bumalik para mag-lead. Eh, ang Panginoon mabait naman. Okay, kung ayaw magsalita, sama mo si ano. Sino yung kapatid niyang magaling magsalita? Yung high priest. Ah, naku, nakalimutan ko na naman. Levi. Hindi. Anak si Levi. Aaron. Si Aaron. Si Aaron. Okay, ayaw mag-speak. O, di si, tama-tama, si Aaron sama mo. Para sidekick mo. So, no choice siya. And then, ang galing niya sa ano? Ang galing niya sa oration, ano? Siya ang, at least yun ang nakikita ko sa ano, sa Biblia, na hindi si Aaron nagsasalita, kundi si Moses. Kasi kung si Aaron sabihin at sinabi ni Moses kay Aaron, itong sabi mo, walang ganun eh. Siya ang nagsalita. So sa akin, alibay niya lang yung ano, yung nag-stutter siya. Pero pagdating sa sitwasyon, lumabas yung ano, yung lumabas yung true education ni ano, ni Moses, na kaya niyang tumayo doon sa pagkatawag sa kanya sa Panginoon, kasi all these years na nabuhay siya ay prineper siya ng Panginoon, which is the same as with Saul. Okay, sabi ni Max Lucado, don't give up on your soul. Actually, ang hindi nag-give up sa atin eh, tayo, dalawa yan eh, talagang tayo ayaw nating i-give up yung soul natin, yung matigas ang ulo, kasi ayaw nating sumunod sa Diyos. Pero ang Diyos ay hindi nag-give up sa atin. Kaya binago niya rin tayo, nakita natin yung, kasi kung tutusin, miracle ano, na paano tayo natuto sa Diyos, paano natin siya nakilala, paano natin siya nasunod, kung hindi mo pagdadaan, kung hindi mo babalik ang pinagdaanan na there was a point in your life na yung Diyos mismo ang lumapit sa iyo, tulad ng paglapit niya kay Saul, binulag siya sa physical na nakikita niya para mabukas yung kanyang spiritual na pag-iisip. So tayo ganun din. Nakita natin yung na nangangailangan tayo ng tagapagligtas at tinanggap natin ang ating Panginoon. So na-spirit-filled tayo. So magandang sabihin natin dun sa instead na sabihin na don't give up on your soul, kundi give up your soul. Give up, sumuko ka na. At ang pagsuko, hindi sasabihin ng Diyos, suko na, hindi ganun. Kundi Panginoon, sino ka ba, kung gusto, ikaw ba ang hari? So kung ikaw pong hari, sabihin niyo sa akin kung anong utos niyo, at yun pong akin susundin. Okay. God never sent you where he has sent already been. Obediently speaking, that is true. God first commandment, ano, sabi niya, I will make a command to myself to save you. At ginawa na yun. Niligtas tayo ng Diyos. K
Okay, so jan lang hanggang jan lang at 3 o'clock, so supposed to be tung alas 12 kumain ako din. I'm hungry, kakain muna ako, so bye muna. Eh, bakit dun? Hindi tayo nag-drive. Exit muna. Bye for now.